Hello everyone! Welcome to my channel. And for today's vlog, it's another word sharing experience. I-share ko sa inyo yung mga natutunan ko doon sa interview ni Camille Co with Miss Vicky Bello. Mga misconceptions and wrong beliefs in doing our skincare routine. And if you're interested in this video, just keep on watching! Pansin nyo guys, bago yung kulay ng aking buhok. Okay, maglalasa, luwax lang po yan. Hindi naman po siya matapang na pang kulay ng buhok. Sobrang mild niya lang and sobrang dali niya lang i-apply sa hair. Kung familiar kayo dun sa Celowax na Marisan, sobrang mura niya lang. Nakita ko lang kasi stock to dun sa cabinet. Meron pa pala ako natirang Celowax bago ako magbuntis noon, magkukulay sana akong buhok, hindi natuloy. So, ngayon ko na lang siya in-apply. So, dahil makapal ang buhok ko, dalawang Marisan na Celowax yung in-apply ko. Pero hindi talaga ito yung content ko guys, naisingit ko lang. Let's get started na! Napanood ko kasi yung vlog ng student ko na si Hazel Fambuena. Nag-makeup routine siya, tapos nakita ko ang gamit niya as moisturizer is yung Jeju Aloe Eyes ng Fresh Skin Lab. Then nag-comment ako dun na sana all hiyang yung Jeju. Reply sa comment ko, nasabi niya, "Ma'am, nung una hindi ko rin siya hiyang. Dapat daw pala, konti lang yung pag-a-apply nito para hindi daw magka-breakout." So that night, nung kinonfirm ko yung nireply niya, chinat ko siya sa messenger, then trinay ko nga, and sobrang effective naman nung sinabi niya kasi dalawang gabi kong trinay ulit tong product na to. Diba nung sabi ko sa vlog ko, second night lang nagka-run na ako ng mga pimples na maliliit. Pero nung trinay ko siya ulit gamitin, dalawang gabi na, yung konti lang talaga ina-apply ko, as in konti talaga, ang ganda naman ng effect niya. Sobrang nag-flat yung mga bumps na maliliit. Tapos, hindi rin ako nagkaroon ulit ng mga maliliit na breakout. Much better guys, konting amount lang talaga yung ilagay, as in konting amount lang. Then wag siyang i-apply every night, wag gabi-gabi. So, tinanong ko kung saan niya nalaman yung ganun nga, na dapat pala konti lang yung nilalagay sa mga moisturizer. Mayroon siya sa akin shinare na link, yung interview ni Vicky Bello with Camille. Pinanood ko yung buong vlog na yon. It's 35 minutes. It's about skincare. It's about breakouts, makeups, mga ganun. So, tinapos ko yon. And sobrang dami kong natutunan dun sa vlog na yon. Ang dami pala talagang wrong beliefs and misconception kung paano talaga mag-alaga ng balat. So, i-share ko sa inyo yung pinaka-summary na lang para hindi rin magtagal. At kung gusto niyo pong panoorin yung full vlog na yun, ilalagay ko yung link doon sa description box. Habang pinapanood ko talaga yung buong vlog na yun, nag-take down notes ako. Kasi medyo ulyanin na talaga ako after kumanganak, hindi ko alam bakit ganun. Start tayo dun sa mga causes of breakouts, kung bakit tayo nagkakaroon talaga ng maraming tigyawat. Pwedeng hormones or puberty, pwede rin namang genetics, nakukuha natin sa magulang natin, sa kadugo natin. Sa lifestyle, kasi kapag mahilig ka talaga, totoo pala yun, pag mahilig ka sa mamantikang pagkain, talagang prone ka sa acne or breakouts. Tapos, kapag oily face ka talaga, mas prone ka sa bacteria, kaya yung iba ang dami-dami ginagamit na pang skincare para maiwasan yung oiliness ng face nila. Yung chocolate daw, hindi naman nagkakause na breakout. Kung mahilig daw kayo kumain ng chocolates na may nuts, yung mismong nuts, ayun daw yung nagpapa-breakout talaga. Hindi yung mismong chocolate. Ayun yung misconception or wrong belief na nakasanayan natin. Kasi yung iba sinasabi nila, pag mahilig ka sa chocolate, malaki yung chance mo magka-breakout. Sabi din ni Miss Vicky Bello, talagang sobrang importante na uminom tayo ng 12 glasses of water a day. So talaga nakakatulong siya sa ating skin. Yung iba, nakakasanayan nilang umiinom ng vitamin E.
According to Miss Vicky Bello, hindi pala recommended na uminom ng vitamin E. Kasi yung vitamin E, nagkakos talaga siya ng breakouts. Akala ko dati yung vitamin E is good for the skin, hindi ka magkakaroon ng tigyawat. Yun pala, ano lang siya, misconception, kabaligtaran pala yung mangyayari. Your face. One thing that really makes people break out that they're so matigas ulo about is vitamin E. Oh, all the people time, take that, diba to? The moment you take it, you will break out if you're the type. So, the other names for vitamin E, squalene. Squalene is kind of like a vitamin E. And then alpha-tocopherol. The vitamin E's are really bad for you. Sometimes the vitamin B12s are also bad. So, for people who work out and they take a lot of protein drinks and, you know, supplements to make them stronger, they will also break out. If they do, that makes you have the vitamins drink. Na multivitamins, tas may B12 doon. Pag B12, okay lang yun kasi it's konti lang. But if it has vitamin E in your multivitamin, you better watch out. Because you just observe, because this is not for everybody, but I would think it's for 70%. Mm-hmm. So it's a majority of people will break out in vitamin E. Another misconception po is about sun protection factor or yung SPF. Di ba yung iba nating napapanood na vlog, yung sinasabi ng iba, kapag more than 50 yung SPF na content ng sunblock, mas better daw. Mas na better pa. Mas okay daw. And yung totoo po pala, sabi ni Ms. Vicky Bello, kapag gumagamit tayo ng cream, sunblock, na may SPF, dapat meron lang siyang content na SPF 30 to 50. Minimum of 30 and maximum of 50. Kapag sumobra po siya doon, sabi ni Ms. Vicky Bello, meron siyang bad effects sa skin. Because when you want to make the SPF higher than 50, like 60, 70, you have to put harsh because it will be harsh for your face. Another major wrong belief and misconception po na natutunan ko kay Ms. Vicky Bello is yung dun sa moisturizer. Tayo kasi nakaugalian natin and talagang napaniwalaan natin sa mga napapanood nating reviews, napapanood nating vlogs na gumamit ng moisturizer. Yun pala, according to Ms. Vicky Bello, hindi naman pala highly recommended at hindi talaga kailangan mag-apply ng moisturizer every night, every morning. It's better to exfoliate skin than to use moisturizer. Pwede niyong gamitin yung scrub and kojic acid wash para ma-exfoliate yung skin. Another misconception about dun sa exfoliate, napapanood ko din sa ibang vlog and sa ibang review, hindi daw maganda yung nag-exfoliate ka araw-araw. Pero according to Ms. Vicky Bello, dapat pala ang pag-exfoliate ng skin everyday. Once a day lang, pero everyday talaga. And don't use moisturizers. I know it's been such a controversial topic, but this someone is the asked reason. Me about that, though. Yeah, don't. You said though it's a no-no. Okay, it's a no-no to use moisturizers, and people wonder why. Why? You have to think of what a moisturizer is. It's an oil thing that you put on your face when there are dry spots, right? It moisturizes it, so it looks smooth and it feels good for a while. But if you don't put moisturizer, it's pangit again. It's crinkled and it looks bad. So what you really want to do is exfoliate those areas. Because if you look at it microscopically. My English. Parang nagpapatong-patong dead skin. You just imagine your dead skin is not exfoliating. That's why you need something like some sort of scrub, di ba? Or kojic acid wash because their acids, they'll remove all the dead skin. So underneath all the dead skin is good skin, baby skin that you want to show. But if you put moisturizer, you're basically putting glue on your face to keep the dead skin there. The glue na may moisturizer so it feels good for a while. And then the next morning, if you didn't put moisturizer, it's already dry and quickly. So what do you usually do? You put more moisturizer and then it makes it soft again, but you're not really dealing with the cause of the problem, which is dead skin accumulating on top of your face. The other thing that moisturizers do is it sends signals to your fibroblasts, which are the cells that make collagen and elastin. They're saying, hey, we have enough moisture. It fools them into thinking. So anong ginagawa nitong cells? Inaantok na, rest na siya. Because you have enough already. So they will not produce their own collagen, elastin, hyaluronic acid, which we need. So you don't want to give them that bad signal. So there are two reasons why you don't do it. One is you keep dead skin on your face, which you want to get rid of because underneath that, it'll show your baby skin, new skin. And two, you're signaling the body to get lazy, to stop producing, you know, hydration because you already have so much. So doc, hindi totoo yung cleanse, tone, moisturize? No, we really don't agree with that. I would do wash, exfoliate, every single day. Every single day? Every single day.
you should exfoliate somewhere during the day, not twice a day, but just once. And then I would put toner, and maybe in the morning I would put a vitamin C, but that's a watery kind of vitamin C. And in the evening, basic to ha, I would put a vitamin A, because the vitamin A is an exfoliant. You know, I've been using vitamin A since I was 12. It's anti-acne. We have, is that like a serum though? It's usually a cream. We use the Zenobagi products. We have Retinax, the retinol we have. And you put it on the skin and it really exfoliates, it stops acne, it stops wrinkles, it's an all-around cream. That's for people with no problem. Meron ako nagamit na exfoliating scrub before, yung St. Ives. St. Ives na apricot exfoliating scrub. Sobrang lambot niya sa mukha nung time na yun. And hindi ko nga lang siya natuloy kasi nga, nag-pregnant ako that time. Kaya nasayang, na-expired na, sobrang tagal na. Kaya yun, sayang lang. Medyo pricey din kasi yung St. Ives na apricot na yun. Ito na guys, yung pinaka-last part sa mga misconceptions and wrong beliefs na pinaggagawa natin sa pamumuka at sa balat natin. Yung mga home remedies, yung mga DIY mask, DIY chuchu, hindi pala siya highly recommended talaga. Lalo na yung egg white, baking soda, toothpaste, hindi pala talaga siya proven and tested na safe kapag ina-apply natin sa mukha. Kaya pala nung time na nagka-breakout ako ng sobrang dami before 2018 pa yata yun, noong 2018 nga. Nag-home remedies ako, naglagay ako ng honey, nag-turmeric ako, nag-tomato ako, yung mga talagang natural na ingredients and natural remedies. Wala talagang nangyari, nag-egg white din ako. Parang lalo lang din na-irita, lalo din nag-sidami. Is there a home remedy or alternative to healing acne scars? What if they don't have the budget? I don't know. You know, frankly, I'm not very good at home remedies. I keep reading, but nothing seems to work. Yung mga toothpaste, making your own mask, baking soda, egg white. Parang for me, kasi I'm so sure that medicines will work, so I don't really go for the home remedies. And then instant pump, baka it's more irritating. In fact, one of the things we've been talking about are these myths about whitening armpits that can make it actually darker. For example, like calamansi, di ba? So people put calamansi on their armpit kasi it's an alpha-hydroxy acid actually. But then it can burn, it's sumakabli. It can burn your skin, so actually your armpit can become blacker. Yeah. So, yeah, guys, you know, it's so random. Yeah, it's so random. Concentrations are so varied. I mean, aloe vera maybe, I don't know, but I really haven't tried, so I can't talk about it. Kaya yung mga napapanood natin, wag tayo basta naniniwala. Mas okay pa rin to na manood tayo talaga sa expert. Ayun yung natutunan ko ngayon. Hindi na ako masyadong maniniwala sa mga DIY. Mas maniniwala na ako kay Vicky Bello. Meron naman siya mga vlogs, mga videos na sobrang matututo kayo sa pag-aalaga ng balat. That's all everyone. I hope you enjoyed and learned something in this video. Kaya mga ka-skincare ko dyan, huwag tayo basta-basta naniniwala ngayon sa mga sabi-sabi, mga review, mga DIY. So much better talagang manood na lang tayo ng mga vlogs or mga video, mga interview ni Miss Vicky Bello. Mas kapanipaniwala and masif pa yun, diba? Tanda-tanda ko na ngayon ko lang nalaman yung mga ganun bagay. Kayo din ba? Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like this video. At kung bago ka sa akin channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga upload.